君の名前は運命だとか未来だとか言葉がどれだけでもそうと届かない。Yo, what's up mga senpai, and welcome back to my channel. For today's video, kung nakita nyo yung nasa intro natin, ganun yung gagawin natin tutorial, Kimi no na Wise Sky Effect. So, start na natin to pagtapos lamang ng ating intro. Hello! Ayun mga senpai, start na tayo ng ating tutorial. Una punta tayo sa light motion. Then, bali nag-create na pala ako kanina ng timeline. Then, 16:9 yung ginamit ko. Then, nag-add na rin ako ng audio ko. Nakat ko na rin siya. So, yung audio na to is ilalagay ko lang sa description para ma-download nyo siya. Tapos, itong markings na to is nilagay ko na rin siya. Doon siya doon tumama yung ano, transition ng sky effect na gagawin natin. So, after na to, mag-add naman tayo ng video kung nakagawa na kayo na to. Add ko lang yung video na nilagay ko. Suggest ko sa video nyo is hindi siya masyadong maraming object para hindi kayo mahirapan. Then, yan. So, bali sa markings na to, tatama yung video ko. Kasi natry ko na siya kanina. Kakat ko dito siya. Yung video ikakat ko sa tapat ng markings. So yan. Bali yung video ko pala is medyo marami siyang object, pero okay lang. Sundan nyo na lang yung gagawin ko para magkaroon kayo din ng idea kapag ganito yung videos niya. Pero suggest ko nga is hindi siya masyadong maraming object tulad na ito, para mas madali kayong makapag-edit, makagawa. First, click natin tong video na nakat natin. Tapos add effect tayo. Punta tayo sa matte mask key. Click nyo tong chroma key. Then click nyo yung kulay. Papalitan natin siya. Click nyo tong ball pen o lapis. Tapos tapat nyo sa ulap. Yan. Then back tayo. Pagtapos naman na to, play natin. Titignan ko lang kung sakto talaga yung sound. Nakasandal natin. So, pe-play ko siya lang siya saglit kasi hindi natin siya pwedeng i-play nung matagal kasi maka-copyright yung channel natin. Tatry ko lang kung sasakto yung transition dun sa lyrics. Sakto naman siya. So, off ulit siya. Then, after na to, tapat natin sa markings. Mag-add tayo ng photo background. Yung dinownload ko. So, ito yung gagamitin ko. Lalagay ko na lang din sa description to para ma-download nyo na lang din. Tapos, yan. Iilalim natin siya. Yan. So, yan. Oh, parang, adjust lang natin ng konti. By the way nga pala, yung video nyo is i-mute nyo. Kasi maingay yung video. Mute natin, nakalimutan ko eh. Mute nyo na lang siya para walang sound. Yung video nyo mismo yung tinake nyo, ha. Hey. Yan, so. Pud lang natin ng konti, medyo delay pala yung gawa ko. Ayusin nyo na lang yung sa inyo. Naku. Yun. Try ko ulit sa sound. Yun, sakto na siya. So yun, huwag niyong gayahin yung katangang kong yun. Hindi pala sakto. Tapos ito palang picture na edad natin is extend natin hanggang dito sa tapat ng video, sa katapusan ng video. Click nyo lang yung picture tapos click nyo pa extend. Yan. Para humaba siya. Tapos, after nyan, sa mapapansin nyo, sa likod ng video, parang siya, meron siyang yung background kita. Gumagalaw. Diba? So, gagawin natin dyan is ikakat natin yung nasa likod. Click nyo yung picture. Edit points, ito sa baba, click nyo. Edit points. Cut natin siya.
Bali, sundan nyo lang itong gagawin ko. Eh, nakikita nyo sa gilid, may gumagalaw na ano, green na bilog. Cut lang natin siya doon. Galaw natin. Tapos, pag ginalaw nyo siya, yan, may, magkakaroon siya ng, ano, ng new point yung bilog. Yan. So, doon natin siya ikakat. Tansyahin nyo na lang yung pagkat nyo. So, ganyan ang kakalabasan nyo. Para hindi masyadong halata yung nasa likod na background. Yan. Madali lang naman to. Sundan nyo lang kung ginagawa ko. Oops. Teka lang. Huwag natin masyadong habaan. Pag inahabaan kasi nadadama yung ano, kabilang side. Yung ibang parte ng picture, yun eh. Baba natin. Siyan pa natin. Yan. So, okay na siya. Then back na tayo. Try natin. So, yun, hindi na siya masyadong halata pag pinlay. So, wala na siya. After nyan, mag-a-add tayo ng... Ay, wait lang pala. I-ano natin itong picture. Rotate natin ng konti. Kasi galing siya sa taas dapat eh. Zoom lang natin ng konti picture. Yan, tapos rotate natin. Bale, pagkatapos nyan, mag-a-add tayo ng overlay naman dito. Wait lang pala. I-ano muna natin ito. Iipod lang natin ito ng konti. Taas natin ng konti. Yan. Tapos, after nyan, mag-add na tayo ng overlay sa likod. Bali, may na-download na ako dito kanina ng overlay na comet. Ilalagay ko na lang sa description to para mamaya. Pwede nyo na lang. I-download nyo na lang din. Click nyo yan, then... Blending and opacity, lighten, tapos click nyo yung screen. Ay, ito na lang pala, lighten, then paliitan natin siya. Tapos click nyo yung rotation, tapos move natin. Then click natin ito naman. Tensyahin lang natin yung laki niya. Yan, mga ganyan lang siguro. Tansyahin nyo na lang. Yan. Tapos, click nyo ulit siya. Mag-add tayo ng matte choker. Dito sa matte masky ulit tayo. Tapos click nyo itong pangatlo. Ay, mali. Sorry. Mali na pindot ko. O, add nyo tas itong matte choker. Dito sa ano, matte masky. Yan din, edit nyo yung choke. Try muna tayo sa 30. 30 muna. Yo. See, ayan. Tapos yung feather. Tingnan natin. Yan. Adjust nyo lang to. Kasi paano, para hindi ano yung line niya sa gilid. Yan. So, nasa inyo na yan yung pag-edit na itong choke. Yan, mga 46 siguro. Tapos punta ulit tayo sa blending and opacity. Doon ulit, click nyo yun. Buwasan natin yung ano nyo. Opacity, yan. So, medyo okay na siya. Oh, hindi siya sakto sa ano. Pantay natin siya dito sa picture. Yung background. Yo. Then after na to, wait lang, ipe-play ko lang. Off ko lang yung sound. Tingnan natin kung okay na siya. So, yun, okay na siya. Then, ano, next natin is mag-add tayo ng effect dito sa photo background. Add effect natin, tapos punta tayo sa procedural. Simple star field, hanapin natin. Yan.
Yan. Tapos lagay tayo dito ng keyframe. Gawin natin 800. Or depende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay dito. Basta ano. Basta mga ganyan. Yan. Tapos sa pangalawang keyframe natin sa dulo. Zero lang natin. Tapos tingnan natin. Ay, i-ano nyo pala. I-gilid nyo siya. Gilid nyo siya. Pati yung sa kabila. Then after na to, try natin. So yan. Edit natin yung dun ulit. Back tayo dun sa simple star field. Yung size, nakaya natin ng konti. Depende sa inyo. Tapos yung count niya, domain natin. Mga 35. Yan. So, tas brights. Yan, depende na sa inyo yung settings na to. Optional na lang siya. Optional. Then back na tayo. Tingnan natin. Yan, maganda na siya. Then, yung last natin is mag-add tayo ng your name na PNG. Or ano. Oh, yun. Ay, sorry. Mag-add tayo ng your name. Ay, ito pala. Sorry, ito. Ilalim natin to kasi tingnan mo sa yung sa kamay ko. Yan na. Ilalim natin tong ano, overlay yan. Kasi pagpa kanina. Nakalimutan ko. So dito mag-add tayo ng your name na PNG picture. Saan na ba yun? Oops, sorry. Ito, sa download. Yan, add natin to. Tapos click nyo yung blending and opacity, then lighten screen nyo. Tapos edit nyo na lang yung size nya dito sa moving and transform, then zooming tools. Yan, liitan nyo na lang. Yan. Yan, depende na yun sa inyo yung size nya. Tapos extend natin siya. So yan. Try nga. May sound. Try natin na may sound. Kahit saglit. Yo, napakalupit. So meron ka ng ano, Kimi no na Wise Kai effect. Tingnan natin yung buo. Nang walang sound. Bawal kasi makaka-copyright tayo. Yo, napakalupit. So yun, tapos na siya. So yun na nga mga senpai, at isang tutorial na naman po yung natapos natin ngayong araw. At sana po may natutunan kayo. By the way, bago nga pala ako magpaalam sa inyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, click subscribe, like, and comment. And click nyo na rin yung notification bell para ma-update ko kayo pag may bagong upload na video. So, hanggang dito na lang po. God bless and peace out!